Gandang gabi, B! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping martir. Define martyr. Ito daw yung klase ng tao na kahit anong mangyari, hinding-hindi siya susuko. Oy! Ipaglalaban niya yung pinaniniwalaan niya, yung nararamdaman niya. Well, kung gayon, congratulations, kasi meron kang paninindigan. Pero, hanggang kailan? Hanggang kailan mo papayagan na lagi ka lang ginaganyan-ganyan? Hanggang kailan mo papayagan na palagi ka lang niyang sasaktan? Para saan? Ano ba yung ine-expect mong magiging kapalit niyan? Ano ba yung kinikinita mong magiging ending ng lahat ng pagtitiis mo? Na magbabago pa siya? Na maaayos mo yung ugali niya? Na mababago mo yung pagtrato niya sa'yo? Di ko sure. Pero ang tanong, willing ba siyang magbago para sa'yo? Kasi alam mo, kung talagang mahal ka ng taong yan, kung talagang pinapahalagahan ka niya, noon pa man, nag-adjust na sana siya. Eh hindi eh. Diba? Kung talagang mahal ka niyan, hindi ka niyan lulukuhin, hindi ka nagagawa ng anumang masasakit, diba? Na mga bagay na dadamdamin mo, papahalagahan niya yung nararamdaman mo, hindi ka na niya itatrato na parang ibang tao. Itatrato ka niya ng may buong pusong pagpapahalaga. Eh kaso hindi. Hindi ka niya pinapahalagahan. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Kasi alam mo, yes, friend, sa nakikita ko, no? Mukhang masasabi natin sa puntong to na alam mo sa sarili mo, alam natin na martir ka, tanggap mo yun. Well, ang bottom line nun is ikaw na lang yung nagmamahal ng totoo. Kasi ikaw na lang yung willing umintindi. Ikaw na lang yung willing mag-adjust. Ikaw na lang yung laging nagpapatawad. At kung totoong pagmamahal yung tingin mo dyan, well, hindi ganun yun. Hindi ganyan ang totoong pagmamahal. Alam mo kung ano yung totoong pagmamahal? Ang totoong pagmamahal, dapat magsimula yan sa pagmamahal mo sa sarili mo mismo. Kasi kung wala ka nun sa sarili mo, kung wala kang pagmamahal para sa sarili mo, paano mo ibibigay yung isang bagay na wala ka, na naubos na, na sinayang ng taong pinapabayaan mo na ganyan-ganyanin ka? Kaya yan patuloy na umaabuso. Kaya yan patuloy sa pangtatarantado. Alam mo kung bakit? Kasi paulit-ulit kanyang sinasaktan, yet hinahayaan mo. Kaya paulit-ulit kang binabangga, sinasagasaan, kasi hindi ka marunong gumawa ng pader, hindi ka marunong mag-set ng limitations and boundaries. Yes, friend, hindi porket mahal mo siya, lahat ibibigay mo na sa kanya. Hindi porket mahal mo siya, lagi mo na siyang uunawain. Lagi mo siyang binibigyan ng opportunity na ganyanin ka eh. Yes, maybe. Tama ka. Walang perpektong tao. Lahat nagkakamali, di ba? Nagkakamali tayo kung ano man yung nagawa natin ang hindi sinasadya. Take note, dapat hindi sinasadya. Pero yung partner mo, grabe naman na kasi yung ginagawa sa'yo. Buti sana kung once lang nangyari, di ba? Buti kung bilang sa mga daliri, yung beses na ginawa niya yan sa'yo. Eh kaso hindi eh. Paulit-ulit. Lagi kanyang nadadaan sa sorry, lagi kanyang nadadaan sa lambing, sa suyo. Pero hindi siya nagbabago. Tapos nagtataka ka kung bakit nagagawa niya pa rin yan sa'yo kahit pinapatawad na siya, kahit pinapatawad mo siya, di ba siya nakokonsensya, ganyan.
Talagang hindi, kasi hinahayaan mo, pinapabayaan mo. Diba? Nasanay eh. Nasanay na kapag may nagawa siyang mali, isang sorry lang niya, okay ka na ulit. Hindi siya natututo. Hindi mo siya tinuturuan ng leksyon. Hindi mo pinaparamdam sa kanya yung takot at kaba na pwede mo siyang iwan kapag inulit niya pa yung pagkakamaling ginagawa niya. Kaya hindi yan natatakot na ganyan-ganyanin ka kasi alam niya na papatawarin at papatawarin mo siya. Hindi ko sinasabing huwag kang magpatawad. Pero ang sinasabi ko lang dito, maawa ka sa sarili mo. Pwede mong patawarin yung taong yan. At the same time, pwede mo siyang iwan. Well, naiintindihan ko no, na kinoconsider mo yung mga bagay sa paligid ninyo. Meron kang mga kailangang intindihin, di ba? Hindi lang siya. Kailangan mo siyang patawarin ng paulit-ulit kasi una, for sure, mahal mo pa, di ba? Aminin mo, mahal mo pa, sabi mong hindi, susungal-ngaling kit. Di ba? Pangalawa, ayaw mo ng sirang pamilya o hindi naman kaya ayaw mo na ulit magsimula at kumilala ng bagong jowa. Ay, dali-dali lang yun. Char. Charat lang. At pangatlo, posibleng dahil may mga anak kayo. Yan, di ba? Isa yan sa mga big factors na kinukonsider mo kung bakit hindi mo siya maiwan-iwan. Di ba? Ayaw mo, sinasabi mo sa sarili mo na lumaki yung mga anak mo na hindi kompleto ang pamilya, kulang ang nanay, kulang ang tatay. Kasi hindi nakaka-healthy para sa mentalidad ng mga bata. Pero sa tingin mo ba, yung na-expose yung mga anak mo sa lagi ninyong pag-aaway, pagtatalo, na ginaganyan-ganyan yung magulang niya, di ba, ng tatay niya, o ng tatay nila, o ng nanay nila. Sa tingin mo ba, healthy para sa mga bata yun? Sa tingin mo ba, healthy environment yung nakikita ng isang anak, yung mga magulang niya na palaging nagtatalo? Hindi. So I think it's better na maghiwalay na lang kayo. Kung yun yung mas makakabuti para sa'yo at para sa mga anak mo. Kasi nakikita yan ng mga bata, nagiging example kayo, nakikita nila na ay, ganito ba dapat ang pamilya? Kaya may tendency na yung mga anak mo, alam mo, wag naman sana, no? Pero mangyari din sa kanila yung nangyayari sa'yo. Kasi nakikita nila na okay lang pala, no, na kahit ginaganyang-ganyang ka na ng ibang tao, basta mahal mo, patawarin mo lang, magiging okay na ang lahat. Hindi po ganun yun. Huwag tayong plastic dito. Huwag yung sabihin na, grabe naman, ang tigas naman ng puso mo, hindi ka nagpapatawad. Well, magpapatawad tayo, no, pero dapat gaganti muna. Charot, hindi ganun. Nagpapatawad tayo, again, pero hindi naman ibig sabihin no, na pwede ka pa rin mag-stay doon sa tao. May choice ka, may option ka, patawarin mo siya tapos iwan mo na. Pwede yun. Diba? Para sa kapakanan mo. Isipin mo rin yung sarili mo. Well, I'm sorry kung nagiging insensitive man ako sa sinasabi ko ngayon. No? I know that it is easier said than done. Pero at least, andito ko, I am trying to make you realize na you are also valuable. Na hindi mo deserve kung ano man yung nararanasan mo ngayon. Pinapaalala ko sa iyo na parte ka ng isang relasyon na dapat at okay lang na mag-demand. Mag-demand ng tamang pagtrato, ng sapat na pagmamahal, and that's okay at deserve mo ng maayos na relasyon. Kaya hopefully, no, yes, friend kong Bibi, one of these days, hindi man ngayong gabi, hindi man bukas, pero sabi nga ni Ay sa Sigera, pagdating ng panahon, diba, mahanap mo na yung tapang mo para makawala sa kanya. Para iwan na siya. Alam ko, mahirap magsimula ulit, diba, ng panibago, pero if that's one of the ways para magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong isipan at para maramdaman mo na ulit yung totoong definisyon ng pagmamahal, gawin mo. Panindigan mo. Kailangan mo lang ng isang solidong tapang at paninindigan
Diba kung paano mo pinanindigan na mahal mo siya magmula nung umpisa hanggang sa ngayon na inaabuso ka na, sana ngayong hindi mo na nararamdaman yung pagmamahal niya, magkaroon ka rin ng paninindigan na iwan na siya. Hindi lahat ng martir nagiging bayani or santo. Lalo na kung mali na yung ipinaglalaban gaya mo. Well, pero kung gusto mo pa rin talaga ng monumento, well, huwag ka mag-alala. Huwag ka na magpakahirap dyan. Bibilihan na lang kita ng semento tsaka bato. Ha? Papadala ko sa inyo bukas na bukas din, ha? Iuukit natin yung pagmumukha mo dyan, full body. Char. Kainis. Well, anyways, yes, friend kong Bibi, tatlong oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang Bibi mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayo muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Yes FM! Good night, Bibi!